Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ultimo medical evacuation ng sundalong naputulan ng daliri. Walang awang hinaras ng mga Chino sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Base yan sa mga videong bagong release ng AFP kung saan kita rin ang paninilaw nila ng laser at pagkuha sa mga baril ng Philippine Navy. Huli kam din ang pamamato ng mga Chino na may dalang palakol at pananaksak sa mga inflatable boat ng Pilipinas na inipit ng lima nilang bangka mula sa Palawan. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Emil, ng kuyog, nanguha ng mga gamit at armas at ng butas ng mga bangka, ng tear gas at ng laser pa. Yan ang ginawa ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal base sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Harap-harapan ang ginawang panduduro at pagbabanta ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo nang harangin nila ang resupply mission na halos nasa tabi na ng BRP Sierra Madre umaga noong June 17 sa may Ayungin Shoal. Sa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Taga China Coast Guard ang nakasuot ng orange na life vest na ito na makikitang sumisigaw at may hawak pang palakol. Samantalang mga naka-brown fatigue ang mga sundalong Pilipino. Sa videong ito na ipinadala ng Armed Forces of the Philippines, tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin. Maririnig din ang mga malalakas na sirena. Nakalapit na sa mga oras na yon ang mga inflatable boats ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero hindi siya pinapakinggan ng China Coast Guard sa halip. May makikita pang sinungkit na itim na bag ang China Coast Guard sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, 7 matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik pati na mga cellphone ng mga sundalo. Ang dalawang inflatable boat ng Pilipinas inipit ng 5 bangka ng China at sinampahan pa nila. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Habang nagkakagulo, dalawang barko ng China ang biglang nagbukas ng laser papunta sa mga Pilipinong sundalo. Pero hindi lamang laser ang ginamit ng China, pati tear gas. Sa videong ito, makikita ang naputulan ng hinlalaki na si Seaman, First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Habang ginagamot, makikita ang bangka ng China na lumalapit pa. Picturean, sir! Picturean, picturean! Tropa natin yan? Sa isa pang video, nanunutok ng mga matatalas na sandata ang China Coast Guard. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalong Pilipino mula sa BRP Sierra Madre. Maya-maya, isa sa mga Chinese Coast Guard, pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy. Sa itaas na bahagi ng video, nakikipaghatakan ang mga Pilipino sa China Coast Guard. Sa isang bahagi ng kaguluhan naman, makikitang may binabato ang mga China Coast Guard. Nagbabatohan na, oh. Ang isang inflatable boat ng Pilipinas na ito, napapunta rin sana sa Sierra Madre, dinikitan ng dalawang China Coast Guard para ilayo sa Ayungin. Bandang alas 8 ng umaga, humingi na ng rescue ang Philippine Navy sa Philippine Coast Guard. Nasa 12 nautical miles o 24 kilometers noon, ang BRP Bagakay at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Pero maging ang medical evacuation, hinarang at hinaras. 3 Hubei missile patrol ng China ang pumalibot sa medical evacuation team ng PCG. Habang inikot-ikutan ang mga bangka ng Pilipinas na nakikipagnegosasyon sa China. Mula ng harangin ng China Coast Guard ang RORI mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi nang pumayag ang China na i-evacuate si Facundo na naputulan ng hinlalaki pero patuloy na maaligid ang mga barko ng China. Sa di kalayuan, kita rin ang hospital navy ship nila. Nakapaligid din ang iba pang mga bangka ng China Coast Guard na kinukunan pa ang Philippine Coast Guard galing sa BRP Cabra. Matapos ang insidente, ganito na ang naging itsura ng mga inflatable boat ng Philippine Navy. Basag-basag ang salamin, sira-sira ang equipment at punit-punit na ang inflatable boat. Pinapurihan naman ni EFA Chief of Staff General Romeo Browner ang katapangang ipinakita ng mga Pilipinong sundalo at pagtitimpi. Ayon kay Browner, hindi layo ng Pilipinas na magkagera.
Emil. Maraming salamat, Joseph Morong. Samantala, ang China naman ang Pilipinas ang sinisisi sa nangyari. Ayon sa China Foreign Ministry, binanggaraw ng mga bangka ng Pilipinas ang mga bangka ng China at gumawa ng mga aksyong nagpapasidin ang tensyon sa dagat.